So, may mga na-receive tayong messages dun sa Facebook page. Facebook page natin at ito ang dumating na message. So, may mga nagtanong kung bakit ako nag-resign dun sa previous work ko at may mga questions sila kung bakit nga ba ganito ganyan, bakit ganon, bakit ganito. Hello lang ito, welcome to 2P Vlogs. Ako po, si Toto Parkery at ito ang aking YouTube channel. So, pag-usapan natin lahat yan kung bakit nag-resign ang mga nurses dito sa Germany. Pag-usapan natin yan. Hindi ako nagpa-survey. May mga nakausap ako, may mga nagtanong ako, at yung iba ay based on my experience kung bakit ako nag-resign dun sa previous work ko. So, magbibigay lang tayo ng top 5 na dahilan kung bakit nga. Bakit nga ba? Diba? Pag-usapan natin yan. Number 5. Number 5 muna kasi pababae. Low pay grade. Hindi pa ba sapat ang sinuswelda ng mga nurses dito sa Germany? Diba? Bukod sa hindi pa underkant, no? Hindi pa recognize as mga Gesundheitskrankenpfleger o the Fachmann o the Fachfrau sa magpakinggan. Pero yun talaga yung basta yun ang terms na ngayon, no? Fachmann at Fachfrau. Iba yung iniisip na niya, alam ko yan. Yung sa amin, ang nakuha pa naming title ay Gesundheitskrankenpfleger. Tragi kami noong 2018, tapos nakuha namin 2020. So kasama pa kami dun sa batch na Gesundheitskrankenpfleger. Pero yung ngayon, site 2021, yun ang tawag, no? Fachmann and Fachfrau. So, low pay grade. Balikan natin. In comparison sa Philippines na sweldo, talagang malaki na siya. No? Malaki talaga siya. Ang problema mo, dito, kung sa atin malaki, dito hindi. Hindi ganon. Magsisimula talaga sa mababa hanggang magstupido, svay, dry, fear, fungzex. Tapos every year, magkakameroon ka ng additional benefits, additional orlovs tag, dadagdag ng mga premi or ng mga bonuses. Kaya tumatas ang tumatas yung sweldo natin. Pero talaga, lahat naman nagsisimula sa mababa at sa maliit. So, yun. Kaya yung iba lumilipat, may mas magandang opportunity, mas malaking sweldo sa ibang facility, sa ibang ospital, kaya lumilipat. So, number 4. Understaff at overwork. Deutschland, kaya ho kumuha ng mga Filipino nurses or kaya nag-open sila for this particular group of persons or people or profession ay kasi understaff at overwork yung mga nandito na sa Deutschland. Understaff ang mga hospitals, ang mga nursing facilities at mga nursing homes, lahat sila kulang na mga personal or meron silang personal mengel dito sa Deutschland. Kaya napapunta yung iba mga Filipino nurse dito sa Germany. Kailangan nila ng tao sa totoong buhay, ng mga professional na katulad natin. Kaya lang, ito yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nag-resign din yung mga Filipino nurses at lumilipat ng ibang lugar. Kung understaff kayo at overwork kayo, talagang hindi na siya healthy. Lalo na may mga nagsabay-sabay na nag-crank and meldong na mga mid-arbiter rin. Talagang ang hirap. Ang hirap na talaga. Ang hirap. Kaya dun sa 2.5 years ko, dun sumakit ang likod ko, ang bewang ko, sex. Sumakit ko talaga ang likod ko dun. Sa totoong buhay, kasi ako yung nagtatrabaho sa nursing home before, sa natrabaho ganun, talagang masakit siya. As in, super sakit. So, sa looban ng 2.5 years, 3 beses akong pumunta sa physiotherapeutin ko. Sa physiotherapy. At doon sa tatlong pagpunta ko doon ay tiga-anim na sessions yun. So, 6 of 18 sessions ako for 2.5 years. Nakamabilis ko lang na solusyon na ayaw kong uminom ng maraming gamot na pain meds. Ay nagpareset ako sa doktor ko ng manual therapy, pumunta ako sa PT, at yun. Talagang inayos yung likod, nagpa-chiropractor pa ako sa Berlin kasi sobrang sakit ng likod. For 2.5 years na ganun yung trabaho mo, araw-araw na magbubuhat, araw-araw na magta-transfer, araw-araw na magdalagi room. Talagang, uy, may magsasabi dyan, eh, bakit hindi ka gumagawa ng, anong tawag ko? Kinesthetics? Hindi. Body mechanics. Araw-araw mo siyang gagawin for a month. Tapos, ay, kung na-experience ninyo, at sigurado ako yung iba na nagsimula sa mga hain,
na experience. Sa totoong buhay, pagkatapos ng trabaho ko sa, halimbawa, Fruitings, talagang patay na ako sa hapon. Kasi yung buong hapon ko, napakadala ko nang lumabas. Kasi sobrang nakakapagod siya. As in, As in, ganon. Yung pagod na pag, pag humiga kang ganito. Lagnat na yun. As in, talaga, ganon. Ganon talaga siya. Pag yung linggo-linggong, pag may crank, na kasama kayo sa trabaho, at kayo yung palaging i-request na mag-springer, ay, die. Sinasabi ko talaga, worth it ba mag-springer ka kung ang likod mo ay kaput? Di ba? Ganun tayo. Three, unsatisfied ka sa environment mo or unsufridan ka na sa umgit. Basta mararamdaman nyo yan. Kapag unsatisfied na kayo, medyo mag-isip na kayo ng konti. Kasi baka may mga nararamdaman kayo hindi natin nararamdaman. Ay, what I mean is, kapag hindi na kayo satisfied sa trabaho ninyo, na tinatanong nyo na ang sarili nyo kung worth it pa ba ang mag-stay, magdalawang isip na kayo. Diba? Siguro panahon na para gumawa ka ng movement. Maliliit muna or malalaki, isang leap na gano'n, isang leap, diba? Tulad nung nakausap ko isang nurse, hindi na siya satisfied dun sa environment niya kasi may mga nangyayari hindi magaganda. What I mean is, ipapaliwanag natin yan dun sa kasunod at sa kasunod pa. So, i-fast forward natin, punta tayo sa... sa number 2. Pili natin sa sarili natin na parang tayo ay nabudo, di ba? Na-deceive tayo na kasi gano'n naman talaga, di ba? Kapag maghanap ng mga mitarbeiterin sa iba't ibang lugar, ang mga Arbeitgeber, ay sinasabi nila na ay, ang ganda dito, kumpleto kami sa equipment, ang ganda ng facility namin, ang ganda ng hospital namin. Sa tabi ay malapit lang, pwede mong lakarin, ay merong supermarket. Pagdating dito, may bus station doon. Pagdating doon, may tren. Pagdating doon, ganyan. Pero once na nandito ka na sa Deutschland, bigla mong na-realize na yung sinasabi pala nilang malapit ay 15 minutes na lakad papunta sa supermarket. Yung sinasabi nila palang malapit na bus station, ay meron nga. Ang problema mo, yung bus haltestelle na yun, ay nagkakameron lang ng bus na dalawang beses, tatlong beses, paano yun? Napakaswerte pa nga nung iba na may 6 hanggang 8 times na may dumadang bus. Pero yung iba, dalawang beses sa isang araw? Makakarinig kayo ng mga kwento na hindi naman nabubroadcast sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa mga social media, na ganun yung mga naranasan natin. Kasi tayo mga Filipino, may mga hiyadin factor tayo na, ganun lang, ganun pala doon? Diba may, diba? Number one, na umaalis ang mga Filipino nurses, lumilipat sila sa iba't ibang lugar, ay gawa ng bullying and racism. Uso pa ba yun? Parang makarinig tayo mga kwento, makaka-experience tayo ng mga ganyan. Pero, I, for one, I felt I was bullied. So, resettled na ako doon. Meron na akong sariling bonong. Talagang ito. Yan. And yung link sa taas, kung makita niya, click the link. Yun yung code. Doon na talaga ako maglalagay. Pero, may dumating na incidents na hindi ko inaasahan na talagang I felt I was bullied. At a certain point in time, pumunta na ako sa House Arts. Talagang nag-consult na ako sa kanya. Kinausap ko siya. Tapos sabi nung House Arts sa akin, or nung House Arts din ko, ay, you have two options. Actually, hindi naman siya nag-i-English. Talagang, translate ko lang para sa ating lahat, no? Para mas mabilis, alam mo. Talagang kahit ako bulol pa ako sa Deutsch. Siya ay isang Auslander din. At foreigner din siya, no? Foreigner siya. At sinabi niya na, you have two choices. Search for a new work or a new job. Tapos, two is to leave. Talagang, dalawa lang yung binigay niya sa aking option. Doon na nagsimula yung, I'm on the brink of going to depression. Talaga, sa totoong buhay. Kasi, yung umgebong ko, okay naman. Talagang 80% of my colleagues are talagang genial. Talagang okay kami, nag-usap kami. Pero mayroon talagang hindi. May mga colleagues kayo na makaka-experience ninyo na kahit anong gawin mo, kahit anong todong galing ang ibigay mo, 100% plus 1 plus 2 plus 3 talaga
unacceptable sa kanila. Diba? Makaka-experience kayo niyan. Sa atin din naman, sa Pilipinas, meron ganyan. Pero pagdating dito, talagang parang iba. Diba? Parang iba. Iba yung tama sa yun nun. Nung una, yung may trabaho tira na ito, okay kami. Pero dumating yung time na naging hindi. Nagulat ako kasi naging hindi na. Talagang naging sour na siya sa akin. Lahat na lang nang gagawin ko ay may mapupuna siya. Pag tinatanong naman yung ibang mga meter biter rin, ay tama. Tama si Julius, tama si Julius, Julius at Goodkimak, Julius at Dastrich, Kimak, Alex. Pero siya talagang may isa talaga. Kahit saan ay sisilipin ng maliliit na para kang naka-microscope. Talagang dukdok na dukdok kahit pagsusulat. Kahit maling umlaut, kahit maling spelling, ay talagang napaka-toxic. 2020 ko ay napaka-stressful sa akin, no? Napaka-stressful talaga na hindi ko na talaga siya kinaya. Talaga pumupunta ako sa arts. Talagang nagsisimula na ako ma-depress. Kahit kausapin mo ang family mo, tapos solo ka. Tapos kahit kausapin mo yung mga kaibigan, araw kang papasok at yun din yung mga kasama mo sa trabaho. Napaka-bigat. Alam niyo yung ambigat, parang pasan na pasan mo ang mundo. Napagtanto ko na bakit nga ba ako nagpipilit dito na mag-stay? Eh, pwede namang, ang dami namang opportunities sa iba. Isang time pa nga na arts ko, papunta ko sa doctor ko, tapos nakasalubong ko itong PDL ko, Fligidin Slytherin namin siya, dun sa isa kong neighbor job. Siya ang PDL ko. Siya ay isang Auslander din, at siya ay isang nurse. Sabi niya, Vogates duhin, come rein on, we're far and lost. Tinanong lang ako ng PDL ko, sabi niya, Vogates dir. Yun lang. Talagang bumuhos ang luha ko. Umiyak ako siguro ng mga 5 minutes kasi ang bilis lang naman nung travel. Breaking point na yun. Wala siyang nasalita kundi ish birthday. I understand. Yun lang. Tapos bumaba na ako ng sasakyan. Dumiretso na ako sa doktor. Tapos humingi ako ng advice sa kanya. At yun nga yung sinabi niya sa akin. Nag-decide ako na umalis na. Kasi sa araw-araw na na-stress ka, nandun ka na sa brink ng depression na feeling mong wala kang kakampi, wala kang kawala dun sa napuntahan mong lugar, parang ang bigat-bigat talaga niya. Nadalhin araw-araw na ganyan, di ba? Magdasal ka ng magdasal, ay ang bigat sa totoong buhay talaga. So, yun. Kaya nag-decide ako na umalis. At kung kayo, ikaw, hindi ka na clickbait kasi interesado kong malaman. At siguro, nag-iisip ka na, kinukonsider mo na ang umalis. Dun sa limang nasabi ko, may tatlo ka na. Consider leaving your workplace now. Hindi kita iniinggan yung talagang mag-breach of contract. Pero talagang may kalayaan tayong lahat na umalis at piliin ang gusto natin. Kahit hindi pa nangyayari at nagaganap, yan! Worth it ang lumipat at ang umalis. Para kang nawalan ng napakalaking bagahe. Para kang nawalan ng napakabigat na pasangin. Kapag ginawa mo yung gusto mo, may mga tutulong at may mga tutulong sa inyo. Sabi kayo, di ba? Kung kikimkimin niyo yan at nagpunta kayo dun sa depression side na yun, ay baka may iba pang nangyari. So iwasan na. Kailangan lang din natin ng lakas ng loob at ng mariringan kung dapat na ba ako umayaw. Kailangan natin sundin yung gusto natin sa buhay, hindi yung ini-impose ng ibang tao. Sa una, matatakot kayong umalis, matatakot kayong gawin yung kasamin niyo yung loob ninyo at may tutulong. Sa bakasyon ko sa Pilipinas ng isang buwan ay nagbagong buhay ako. Diba? Ang gandang pakinggan. Kasi tingnan natin yung ibang perspective naman sa ibang tao. Tingnan natin yung perspective sa ibang lugar. Tingnan natin kung saan tayo mag-grow at kung saan tayo magiging healthy. Yung mind natin, yung soul natin at yung ating katawan, dun tayo. Huwag nating pilitin, huwag tayo mag-stay dun sa mga bagay na talagang napaka-negative. Diba? Iwasan, sa panahon ngayon, iwasan natin yung mga nega. Hate, bashing, yung mga ganyan. Talagang, nega. Kung naramdaman na natin yan, go! Lipad. Darna. Lipad! Masagot ko sana yung mga tanong natin sa sarili natin kung bakit natagal yung recite ang mga Filipino nurses na nandito na. Germany po, ako po, si Toto Parker, at ito! Ako kayo! Ang aking YouTube channel. Cheers po!